mga kaibigan, welcome po tayo dito sa ating video dito sa susunod na gagawin nating layout dito sa kusina ni Ante dito po sa Quezon Family. Pagdating ng order natin na bubong, ngyero, tapos yung mga gutter at yung mga flashing, tayo naman po ay magsisimula na mag-layout dito habang inaantay yun. So papakita ko sa inyo yung detalye dito sa gagawin natin extension ng kanilang bahay, kusina po, tapos dalawang kwarto. So magmula po dito, magmula kasi dito mga ideas yung ano natin, yung dugtungan, ano, from dito hanggang dito po. So bali 9 meters to, 9 meters. Parang tumapat po dito sa ano, sa may dito sa puno na to. So yun, nagputol tayo, pero medyo mahihirapan tayo sa pag-layout dito kasi alam niyo naman po yung ugat nito, malalim. Kaya medyo mahirap-hirap. Pero magmula doon hanggang dito is 9 meters, 9 meters po 'yon. Tapos hanggang dito naman po mga ideas, yung lapad naman magmula hanggang dito nasa 7 meters po. Magmula doon hanggang dito is 7 meters. So ilan po 'yon? 9 times 7, ilang square meter 'yon? Unang-unang gagawin natin, aalisin muna natin 'to. Bayaris, ano bang gagawin natin dito? Ano? Patulin na, no? Oo. Sige. Patuloy na natin to. May permission na yung may-ari dito. Tapos habang ginagawa namin to, nakapag-order na rin ng mga materials. Okay na. So antayin na lang po natin yung mga materials para makapag-umpisa na tayo. Pero mamaya maghuhukay na tayo. Maghuhukay tayo ng pundasyon ng bahay, ng extension dito. Ang bilang ng poste, mga ideas, ay isa dito, isa. Every 3 meters kasi yun eh. So kung 9 meters to, meron tayong makukuhang poste na 3, tapos 3 isa. Bali dalawang dugtong natin kasi meron na ditong ano, dating poste. So gagamitin na natin 'to na poste dito sa dugtungan mga ideas. Pero kung wala sana 'to, bali tatlo sana. Pero ito, magmula dito, isa pa dito, tapos dito. So bali 4 po 'yan kung sakali. Ayun, nakuha. Saktong-sakto sa may puno dito, saan? Dito lang. Dito. So yan, medyo mahirap-hirap pag maghukay ng pundasyon. So dito naman po sa 7 meters, bali parang tatlo po yun kasi isa, dalawa, tatlo. Isa lang po, i-divide na lang natin yung 7. So merong 3.5 na pagitan yung bawat poste dito sa 7 meters. O, tapos same na rin po ulit doon, bali 4 ulit yon dito. So ayun mga ideas, na kita nyo na, nalaman nyo na yung mga detaling gagawin natin. At samahan nyo po kami sa paggawa dito sa extension ng bahay nila. Okay, gagawa tayo ngayon ng ano natin, layout natin. So kailangan natin ng mga tabla para pagpapakuan ng layout natin, para makuha natin yung sukat ng bahay natin, kung saan tayo maglalagay ng poste at mga detalye pa nito. So ngayon, kung bakit tinatatalim namin to, kasi ipapako natin yan sa lupa para hindi gumalaw. Dito natin ilalagay yan. Dito po tayo unang maglalagay ng layout. Dito. So ang ginagawa natin, sa bawat poste, meron tayong butter board. Yan, para makuha natin yung iskwala ng mga poste natin kung saan tayo maghuhukay. So isa pa dito. Pagkatapos na ipako yun, dito naman yung susunod mga ideas. So okay na po yung ating butterboard dito sa eskwala. Bali dudugtong pa tayo doon sa gilid. So ganun din po, eskwala din ang gagawin natin. Okay mga ideas, ang gagawin po natin, nandito tayo ngayon sa dulo ng butterboard. Babatakan natin ang tansiyan, hilain papunta rito. Kasi ipapantay natin yung layout dito doon sa bahay na bahay nila, yung kabuuan ng bahay para sa extension. So ito yung tansi natin. May hawak akong lapis mga ideas kasi guguhitan natin kung saan yung pwesto. So ito, binatakan na natin ng tansi. Tapos pag nakuha na natin yung nagkatapat na yung mga poste doon sa tansi natin, guguhitan natin kasi yun na rin yung hangganan ng magiging poste natin. Kailangan po muna i-check mga ideas kung nakalapat na, kasi kung hindi, madadaya yung susunod na layout nyo dito.
Okay lang, okay lang. Okay lang. Ito. Yun. Kapag gagawa po pala kayo mga ideas ng butterboard ninyo, huwag nyo pong itatapat kung saan kayo maggagawa. Ang ibig ko sabihin dun mga ideas, kung halimbawa, ang poste po ninyo ay dito, halimbawa, dito yung nakuha yung poste, huwag kayong gagawa ng butterboard na masyadong malapit. Kailangan meron pong distance yan. Mas madaling mag-layout. Okay po, susukatin na natin ngayon. Susukatin na natin yung 9 meters dun sa dulo. Yan ang idulo. Tutok natin. Yan. Susukatin natin yung 9 meters kung hanggang saan yun. Okay, ito yung 6 meters, 600 centimeter. So, 6 meters yan. Tapos adjust tayo ng 300 centimeter. 3 meters na dagdag para 9 meters. Yun, sintro. Ang galing, kuhang-kuha yung puno. So yun po, habang ginagawa nila yung butterboard, balik tayo sa taas. Ipapakita ko lang po sa inyo yung mga natapos natin. Kasi hindi ko na na-videohan yung ibang mga ginawa nung nakalipas na araw, kahapon. Kasi nag-rush tayo na nagpalitada. So ngayon, papakita ko sa inyo yung sitwasyon dun sa taas, kasi habang inaantay natin yung roof na order natin, siguro mga nasa 2 to 3 days pa po bago dumating yun eh. So samahan nyo muna kami, akit tayo. Anong ginagawa nyo ngayon? Cross bracing. Ah, cross bracing. Tara, samahan nyo kami. So nandito na kami sa taas at nagpapalitada na yung mga kasama namin. Dito yung sa right side, pinapalitadahan na namin. Ah, kasi kapag naglagay na po ng spandrel dito sa parting to, nakalabas na, naka-expose na yung hindi napalitadahang parte. Tulad nyo, no? So pangit naman kung saka natin papalitadahan pag mag-i-spandrel na. Kaya okay na, nandito na tayo sa taas. Papalitadahan na natin yan. Tapos dito naman sa likod, nakapagpalitada na rin tayo dyan. Tapos papakita ko naman sa inyo ngayon sa taas, dun sa left side, yung meron tayong nagdagdag tayo doon kasi ng hollow blocks. Tumaas yung design ng bahay doon. Papakita ko sa inyo yung ginagawang cross bracing. Yung cross bracing natin para tumibay. Ngayon naman, ito naman, ginawa namin kahapon. Hindi ko na na-videoan, kaya pasensya na po sa inyo mga ka-ideas. Nakapagpalitada na dito, napalitadaan na namin. Rough yung nakatago, rough na po yung ginawa namin sa likod niyan. Pero dito sa harap, makinis na palitada yung ginawa natin. Yung mga fascia board natin, naikabit na rin natin yan. Pipinturahan na lang po yung iba na hindi napinturahan sa dugtungan. Tsaka yung mga stopper natin na hindi napinturahan, tatapusin na po natin yan sa araw na to. Kaya kung bukas, kung sakali. Kasi hinaantay pa natin yung mga yerong dumating. Punta natin si Sir Barok, maglalagay tayo ng brace. Aha, nandito pa yung dalawa oh. Nandito sila. So nandito kami sa ilalim ngayon. At ito yung cross bracing na ginagawa namin. Ilalagay po yung cross bracing sa gitna ng trusses natin. Importante yun kasi syempre yung bigat mas kakayanin kung mayroong brace. Syempre mga ideas, ganoon din yung gagawin natin sa kabila. So yun po ginagawa ng dalawang kasama natin, si Kuya Marlon tapos si Uncle Barok, yung natitirang mga braces na gagawin natin. So ngayon alas 10 na, syempre alam nyo na, bababa na tayo para tikman yung luto nila, merienda. So ito, nirinda muna tayo mga ideas. Thank you.
ano, sisimulan na tayong maghukay dito, mga ka-ideas, ng poste natin. So dito po yung pwesto nun. So ito po, size po o sukat ng luwang nito, itong hinuhukay natin, ay nasa 80 cm magmula po dito. Tapos yung kabila naman, 80 cm din po yan. Kudrado po yan eh. Tapos yung lalim po ng hukay na gagawin natin dito sa pundasyon ng extension, yan, extension ng bahay nila, is 100 cm or 1 meter po yung lalim. Okay na po yun sa mga bungalow. Pero kung sakaling may plant po kayo sa bahay ninyo na magpapa second floor, third floor, yung ganito pong sukat ay hindi po pwede. So kailangan nyo pong mag-adjust kung sakaling gusto nyong magpa second floor. Depende po kasi sa design ng bahay yan. Kung bungalow lang, okay na po ito. Ngayon naman, habang ginagawa nito, yung ibang mga kasamahan naman natin, gumagawa na ng ganito rin. Tapos isa rin dito sa gitna. Itong puno na to, puputulin po natin to kasabay na ng malaking puno na yon. Bali, naantay lang po yung puputol kasi kumuha tayo ng puputol dito. O yung mga expert sa pagputol ng puno. Kasi medyo makikalakihan na po yung puno dito. Ayun yung mga chenso. Wala kaming dalang chenso dito. Kaya papagawa natin sa iba yan. Dito sa 7 meters, ang sabi ko 7 meters pero sumobra tayo ng 42. So 742 centimeter po yung eksaktong luwang nito. Binasi kasi natin to sa eskwala. Naka-eskwala to, mga ka-ideas. Itong layout natin, naka-eskwala yan. So naka-eskwala to, hindi eksaktong 7 meters, merong konting sobra. So i-divide natin yon, ang kabuuan nun, 371. At ito po yon. So ito po ay 371, tapos 371 din po ito. Kinuha natin yung sentro. Ito yung gitna. Kasi dito mag-aasintada rin po tayo dito. Tapos magpo-poste tayo dito. Ah, dito po, dito tayo magpo-poste, katapat nun. Tapos mag-aasintada tayo sa gitna. Tapos maglalagay tayo ng biga doon. Bilang divider po yun ng dalawang kwarto. Para parehas po yung sukat nito. Pagkatapos, doon naman, banda ron, yun yung kanilang kusina. Dito naman po sa 9 meters, bali magmula dito, ito yung pang 9 meters, magmula doon, sumukat tayo ng 400 cm, magmula doon, 400 cm, dito po tayo tumapat, dito. So natapat tayo dito sa may buhos, so ito titibagin natin to, gagamit tayo ng maso, mamasuhin natin to, para makapag-hukay tayo. So 400, so ang magiging sukat po ng kwarto is 400 cm by 371 cm. So maluwang pong kwarto ito. Yan. Didiretso natin to. Asintadahan din natin to. Tapos maglalagay din tayo ng poste dito sa gitna. Katapat lang din po nun. Yung mga napaghuhukaya natin, mga ideas, ipunin lang po natin sa loob to. Kasi yung pinaghuhukayang itong lupa na to, is gagamitin nating tabon na yan para hindi na tayo umorder. Bali, yan na lang po tayo kukuha ng pang tabon natin kasi pansin nyo, mababa dito, tapos kukunin natin, magpo-flooring pa tayo dito. Yan na, tabon na natin yan. Ito po yung ano, guhit natin, naglagay tayo ng pako. Kailangan yung pagsasabitan ng tansi, hihilain natin yan, babatakin natin hanggang dito sa kabila. So kinukuha na rin po ngayon yung sukat ng 400 cm para nasa eskwala yung ating kwarto. So mamarkahan lang natin ng lapis. Ayan, tapos tsaka natin papakuan. So dito nyo po makikita, mga ideas, yung kahalagahan ng butterboard. Na kung yung butterboard natin is nakapwesto kung saan ilalagay yung mga poste natin. Okay, lagay natin yung tanse. Yun. Tapos hihilain na natin ito dun sa kabila. Natin sa poste, yung eskwala nito. Mga ka-ideas, papakita ko rin po sa inyo ngayon yung mga gagamitin nating pang forma. So katulad po nung sa Santa Barbara, gumamit po tayo ng mga tabla na galing din po dun sa kanilang trusses ng bubong nila nung binaklas natin. So ngayon naman, ganong proseso din po yung gagawin natin. Kasi itinambak natin dito yung mga
tabla na naputol, mga binaklas natin. So ngayon, ito, binubukod natin yung malinis na, naalis natin yung mga pako at mga kung anong nakadikit dun sa mga lumang tabla nila na pwede pa pong gamitin sa pagli-layout at saka sa mga forma na gagamitin natin. So si Kuya Marlon naman, sinisiparate yung mga pako, ayan o, dito na namin nilalagay sa may yero na yan. At isisiparate namin yung mga malilinis para kapag gagamit kami, okay na siya. Hindi na rin gagastos yung may-ari dito ng tabla, katulad nung sa Santa Barbara. So nga pala mga ideas, doon pala sa Santa Barbara mga ideas, kasalukuyan po na tatabon po tayo ngayon doon o nagtatambak tayo ng mga lupa, kaya hindi pa po tayo pumupunta roon kasi meron pang mga kasamang gumagawa roon. Tapos babalikan po namin yon, babalikan po natin yon sa mga susunod na videos natin kapag magfo-flooring na tayo. Pero sa ngayon po, pinatambakan pa natin. Habang ginagawa yon ng mga kasama natin, dito muna tayo sa Mangaldan. So magkalapit-lapit lang po yon, Mangaldan at saka ng Santa Barbara.